Hello guys, ito yung kakaber. Ngayong araw rito, tuturuan ko kayong paggawa ng pandesal. So, tutok lang. So, ito yung dancing. Thank you.
Extension. So yun ang mga video kanina. Lahat ng ingredients doon naka-indicate na doon lahat po. So second video ito. Ayan, ganyan lang po yan. Sana marunin. Ayan, marunin. Ayan. Ayan guys. Talagang guys, talagang malambot siya ganun. Na dumidikit siya sa ating palad at daliri. So mamasahin natin ang hinaan. Okay? Yan po ang tamang procedure. Okay guys. So, inunti-unti natin nalagyan ng flour para hindi siya dumikit sa ating table. Kasi kompleto ng ingredients niya eh. Yan guys. So, normal lang yung konting niis lang natin sa table sa masahang natin dahil yung mga bubbles niya dito sa floor para mag-flat siya, mawawa yung mga bubbles niya, magkasama yung flour tsaka yung simplada niya at hindi mawawala yung bubbles ng flour. So ayan guys, yan ang pagmamasa rito. Kailangan din may magiging dry and dry siya. Simplahan din natin siya. Guys. Habang nakikita natin basa, so niro-roll up natin unti-unti yung mga flour niya. So magtatabi tayo ng flour sa gilid niya o sa ilalim niya. Ayan guys. Yan. Okay. So. So. Ayan na guys, malapit na. So. Malapit na matapos yung pagmamasa natin guys. Kailangan bilis-bilisan natin ng konti kasi habulin natin yung pagkabasa niya. So, dapat medyo mabilis ang kamay natin. Katulad dyan, hanggat may lumalabas pa sa konting basa, i-roll up ko pa sa dry flour. Okay guys? Yan po. Yan o. Ito yung guys, pinong-pinong siya, diba? So, mawawala yung mga bubbles niya. Diba? So, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, guys. Kasi medyo basa pa siya. Hindi naman yung ito yung nadali talaga na ako. Na. Tagal-tagal din ha. Pumasa na sa mga 15 minutes na ako ha. Eh kasi medyo basa kasi eh. Hindi naman pag tayo natapos na, hindi naman yung sobrang dry na siya. Guys, ba? Simple-simple lang. Walang kahirap-hirap. Para ka lang maglalaro. Diba? Okay guys, so, nawala yung bubbles niya. Ah, maamoy mo talaga, may bread na.
Ang pag nasa patulak eh, hindi pakabig. Guys, 1 kg pa itong floor na ito ah. Sabi nga na, pag pinaghirapan, masarap. Guys. Nah. Oh. So, pagpapasa na dito, ito yung oil. Ikaskas natin yan, guys, paikot, at lalagyan natin dito, diba, sa top. So, papasok ko na ito ang aking dope, sa pandesal, at pinasok ko siya ng plastic. Guys, ganyan lang ka simple. Kailangan guys, wala siyang kasingaw-singaw para umasya ng gusto yung ating dough. So, hintayin natin to ng 1 hour para mag-asa ng gusto. Kinikip ko talaga sa oven. Hindi mo mag-inokay. Okay guys, ito na yung ating pandesal. Na-inistress ko na sa clay. So yan, niloro ko siya sa breadcrumbs. Ito na yung ano yung ibang breadcrumbs. Ito siya. Ayan na siya. So, lagyan natin ang distance ng okay. Kasi mag-use pa rin pa siya. So dapat mayroon siya distance ng okay.
professional maker. So, yung procedure mo, kumuha na spot pa kasi ito guys eh. Kailangan talaga may distansya. Social distance eh. Kaya... diba? Social na pandesal distance pa. Saan pa po ah? Dito lang sa kay Kakabar yan. Social na distansya po. Ayan. Hindi ko alam kung anong kalabas nito mamay. Pag mag-expand pa ito eh, mapupulot ng train ito. Sigurado ako. So yan. Tapos na yan. Sakakpan na naman natin ang tawel, yan. Ayun. Ayun, o. Ito lang. So, puputulin ko muna itong video na ito. Maghintay tayo dito ng mga 30 minutes or 25 minutes. Pag-expand siya, pwede na isa lang. Guys, yung oven, 180 degrees lang, ha?